sa isang podcast ng Tiebreaker Times para sa segment ng Coaches Unfiltered ay nabanggit ng dating interim head coach ng Gilas na si Mark Dickel ang kahalagahan ni Tab Baldwin bilang isang program director ng Gilas Pilipinas at ng ilang mga batang basketballistang Pinoy na naglalaro ngayon sa abroad gaya nila AJ Edu, Thirdy Ravena at Kai Soto. Mga boss, welcome sa Space Jam PH dahil tatalakayin natin ang naging pahayag ni Mark Dickel kung bakit ganun na lamang kalaki ang tiwala niya sa future ng Philippine basketball. Pero mga boss, take note dahil kung bago ka nga lang dito sa channel natin, please consider subscribing. I-click mo na din ang notification bell na nasa tabi nito para ma-notify ka sa mga future uploads natin. Tara! Sa isang segment ng Coaches Unfiltered kamakailan kung saan na-interview ng Tiebreaker Times ang dating interim head coach ng Gilas na si Mark Dickel ay nabanggit niya na para sa kanya, isa sa mga paraan para mas tumaas pa ang level ng Philippine basketball sa international competition ay ang pagkakaroon ng mas madami pang bilang ng mga batang Pinoy na naglalaro sa abroad. Sa pamamagitan nga daw nito ay mas magiging exposed ang mga batang manlalaro na malaking credit para sa ating national team. Ikinumpara pa nga niya ang Gilas Pilipinas sa New Zealand national team na kung tawagin ay Tall Blacks. Sabi niya, during early 2000 nga ay nasa rank number 96 ang kanilang national team na napakalayo sa kasalukuyang ranking nito ngayon na nasa number 24 sa FIBA World Ranking. Isa daw kasing malaking dahilan dyan ay ang pagkakaroon ng majority ng bilang na mga Tall Blacks player na na-expose at nakapaglaro sa iba't ibang international basketball. At isa nga siya sa naging malaking example dito dahil nga member siya ng New Zealand national team o Tall Blacks e at the same time nakakapaglaro pa siya sa iba't ibang international league gaya ng Germany, Russia, Turkey at Japan. Kaya naman sa kanyang 15 years bilang isang pro basketball player eh masasabi natin na isa na siya talagang veterano pagdating sa international basketball. Nabanggit din niya na isang malaking factor pa din kung bakit tumaas ang ranking ng kanilang national team ay ang pagkakaroon ng isang mahusay na head coach na noong 2002 World Cup ay naging 4th place pa nga sila. At yun nga ay sa katauhan ni Tab Baldwin na kasalukuyang direktor ng Gilas program ngayon. Bilang naging head coach ng Gilas Pilipinas, matatandaan na minsan na ding dinala ni Coach Tab ang ating national team sa finals noong 2015 FIBA Asia Championship na nauwi sa silver medal. Nabanggit din niya na naniniwala pa din siya na nasa magandang kamay pa din ang ating national team sa ngayon sa ilalim ni Tab Baldwin. Yun lamang sa mga nabanggit niya ay ang mga salitang, "If you give him a group of young men, they're gonna overachieve. I'm sure they'll be ready and they'll do well." Na para sa akin naman bilang isang sumusubaybay sa ating national team, masasabi ko naman na tama naman si Mark Dickel sa mga sinabi niya ngayon. Gaya ng Tall Blacks, nabanggit din niya na ang paglalaro sa abroad nila AJ Edu, Thirdy Ravena at Kai Soto na ilan lamang sa mga most promising ng bansa ang isa sa magiging dahilan para mas umangat pa nga ang level ng Philippine basketball sa mga international competition. Ilan lamang sila AJ Edu at Kai Soto sa mga big men na nakikita niyang malaking dahilan ng pagtaas ng level ng competition natin in the future. Pero para pa rin sa kanya dahil nga daw sa modernong basketball ngayon ay mas magiging dominante ang isang player na merong athleticism at bilis sa laro na nakikita niya kay Thirdy Ravena. Dagdag pa niya magiging maganda ito para kay Thirdy na kasalukuyang nasa isang pro league ngayon sa bansang Japan at hawak din ng isang veteranong Serbian head coach. Madami nga daw ang matututunan ni Thirdy dito kung paano maglaro sa isang international basketball. So yun nga mga boss, ilan lamang yan sa mga naibahagi ni Mark Dickel tungkol sa ating national team. Gaya ba niya ay tiwala din ba kayo kay Tab Baldwin at sa mga future player ng Philippine basketball? I-comment nyo lang yun sa baba mga boss. Tara, huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe. Ito ang Space Jam PH.